So yun mga best, nandito tayo sa may Motoposh Baliwag branch para dito sa may Motoposh Pinoy 125. So ngayong 2022, baka trip nyo ito mga ganitong motor, no, pang tricycle, pang single, pang long ride, at mga pang business. Pwede itong motor na to. Cash nya is nasa 39,000. Andyan sa description box yung kanilang contact number para dito sa may branch na to. Tinan nyo naman yung kanyang design. So ngayon, mga nagsisilabasan, madalas ngayong first quarter ng taon, puro mga pang tricycle yung mga nakikita natin. At least meron tayong mga update, yung mga price nila, mga nagsi-update na. So may mga promo, meron tayong mga ganun na nakikita ngayon. Pero at least, diba, naisi-share ko sa inyo. Kaya appreciate ko din yung mga nagko-comment na dahil sa mga video natin. Meron silang mga reference kung ito nga ba yung motor na kukunin natin or ito. Diba? Doon, okay na ako doon, diba? Para dito sa kanyang headlight, mapapansin natin ang bulky niyang tingnan. Yung kanyang salamin dito is malabo siya, maganda rin. Halogen bulb yan, meron niyang maliit at malaki. O may mga chrome design yan din. Yung kanyang cover dito is gloss finish. Meron lang ditong decals. Sa kanyang signal light is box type naman yan. And then parang pag tinignan nyo, parang LED yung itsura niya, diba? Pero halogen bulb yan, so kakaiba lang din yung kanyang design. So may mga bracket naman yan na metal. Para sa akin, ingatan nyo pa din, no? Lalo na sa mga batang makukulit, lagi kong pinapaalala sa inyo yun. Okay, dito ay naka-telescopic port. Wala siyang rubber boots. Isa sa mga nagustuhan ko rito, yung kanyang paint job, ang ganda. Mula front fender hangang telescopic fork is meron siya mga glitter effect hanggang dito sa kanyang drum brake. Tingnan niyo yung kanyang forma. Ang ganda ng finish. Yung paint job para dito sa front fender hanggang sa drum brake niya. Maganda yung dating para sa akin. Meron siya mga glitter effect. And then maganda rin yung kanyang ginamit na stainless dito. Medyo manipis lang siya. Ayan, umaalog-alog, diba? So hindi siya ganun ka-stable, pero maganda rin naman yung kanyang stainless na ginamit dito or yung metal niya. Mahaba-haba din yan. Meron extension dito. Ito flexible din. Dito naman ay may protector or bracket para sa ating mga wire. So ito, goma. Naka drum brake, naka spoke wheels. Ang size nito is 2.75 by 17. Ang kanyang brand ay nylon. Tube type pa rin naman to. Ito ay carb type pa rin naman, 125cc. Pero ito 4 speed, hindi pa siya Euro 3. Sa mga frame naman niya, okay din naman yung pagkakakabit dito, yung mga hinang dito, malinis din naman yung pagkakagawa. Tsaka meron na rin siyang built in na butas dito, para in case na gusto nyo siyang gawing or dugtungan ng sidecar, pwede na. Hindi na kayo magpapasa dyan na magpabutas, diba? At least pasukatan nyo na lang. Nagandahan ako rito sa kanyang paint para dito sa makina niya. Ito ay matte finish. Yan, no? Talagang litaw na litaw dito yung pagka-gray niya. Kasi kung ano yun nandito sa mga paint dito sa harap, yun din yung paint dito sa may makina. Meron din siyang glitter effect dito. Yung kanyang elbow, ito, stainless. Diba? Hindi ko alam kung mabilis kalawangan yung mga ganito, pero ang ganda nung ano niya, ganda ng finish nyo. Lalo siguro pag nainitan yan, para baka mamaya maging titanium yung itsura na ito. Diba? Hindi ako sure, pero mahaba yan, malaki din yan. Yan, mataba-taba din yung kanyang elbow, yung exhaust niya. And then hanggang dito sa kanyang exhaust na yun yung tsura. Wala siyang exhaust cover, di ba? Pero maganda rin yung dugtong niya rito. Kanyang rear brake pedal, patigas-tigas din to. Gusto ko rito yung kanyang spring na ginamit, makapal. Tapos meron din siyang support dito. Yung metal na ginamit is makapal-kapal din, tsaka yung alloy na ginamit dito. Yung design para dito sa may kanyang rear brake pedal, meron siyang mga pa-sharp design. So malapad-lapad din, no? Dito naman yung kanyang foot pegs, hindi na pi-flip, at makapal yung rubber na ginamit dito.
Ito naman sa kanyang kickstart, makapal-kapal din. Maganda rin yung kanyang metal. Then meron ding rubber dito. O para sa curb niya, ang laki din. Tapos mapapansin nyo rito, kahit sabihin nyo na China bike to, yung mga ginamit dito na parts is meron din siyang halo na Japan technology. Tulad nitong curb, di ba? Japan technology yan. Masasabi natin na itong curb na to is tatagal talaga siya. Dito sa part na to, halos simpleng-simple lang yung kanyang decals. Wala ka halos makikita. Ito lang, Pinoy lang. Pinoy 125, tapos meron siyang decals dito. Merong decals dito, and then may motoposh. Ito ay naka standard swing arm. Maganda rin yung bracket na nga ginamit dito, yung pagkakadugtong. Malinis naman yung pagkakahinang dito. Sa kanyang foot pegs, ito may rubber naman at napiflip naman yan. Naka drum brake dito sa likod, naka spoke wheels din. Yung kanyang size dito sa likod is 3x17. So maganda na rin yung tires niya. Yan, ito kahit ipang long ride, short ride, pwede na to, diba? Yung dito sa harap, ito papalitan ko to kung ipang long ride ko siya. Kung ipang tatricycle ko lang din, okay na to. Kung dito lang, diba? So yan, meron na siyang bracket dito para sa ating top box. Ang kapal din nung ginamit dito ng mga metal. So, merong protector dito para sa ating signal light, para at least, diba, hindi siya masasagi agad-agad. Ito yung unang tatamaan. So yung kanyang signal light is halogen bulb pero looks LED yung itsura niya. Rear fender, maganda rin yung paint dito na may glossy finish. At meron siya mga glitter effect. May extension naman yan. Maganda rin yung plastic na ginamit dito, flexible din. Yung kanyang taillight is halogen bulb. Meron din dito na reflector. So box type yung kanyang itsura. Pero kung gagawin nyo itong mga pang classic bike, papalitan ko nung bilog, pati yung kanyang signal light, diba? Para sa akin lang. So meron din tong chain cover. Maganda rin yung plastic na ginamit dito. At flexible naman siya. Yung kanyang sprocket size, wala siyang nakalagay na size dito. Pero malaki-laki din, no? Yung mga talagang typical na pang tricycle yung kanyang size. Yung shock niya, ayan, naka-dual shock naman. Ito, matte finish. Yung pinaka-spring niya. So, adjustable naman to. Nandito siya sa adjust na pangalawa sa pinakamatigas na shock. So kung gusto niyo pang mas malambot siya, i-adjust niyo na lang. Meron din naman tools yan. Ito, sinusuksok yan tapos pinipihit lang. Naka dual head shifter. Maganda yung metal na ginamit dito. Merong rubber dito sa unahan. Yung kanyang foot pegs hindi napiflip, at rubber naman na makapal-kapal yung ginamit dito. Sa kanyang center stand, side stand, makapal din yung metal dito at yung mga spring na ginamit. Okay na okay din. So dito sa side, meron siyang CDI na naka-embossed at motoposh na maliit na naka-embossed dito. So maganda yung design dito. Ito ay naka-push rod din. Gusto ko yung leather na ginamit para dito sa upuan, pati yung pagka-matcha niya, yung itsura niya. Yung lambot din nito, ito sobrang lambot ng foam na ginamit. Lalo na rito sa kanyang OBR. So, gusto ko yung mga ganitong lambot niya. Pang long ride, okay na okay ito sa mga OBR natin. Yan, sa fuel tank capacity, nasa 10 liters. Dito sa kanyang side mirror na pa-round naman yung design niya. Yan, pang classic bike lang din. Pero ayoko nung ganitong design kasi alam ko naman na kinakalawang yung mga ganito. So sana meron siyang protector dito, di ba? Suggestion ko lang naman kasi ganun yung mga side mirror na nagagamit ko dati. Sa kanyang handlebar, alam naman natin ganito talaga yung mga pang tricycle or mga ganitong motor. Maganda rin naman yung finish ng pintura. Makapal-kapal din yung alloy. Yung kanyang lever dito is hindi ko na siya papalitan. Maganda rin yung finish dito. Pati dito, front brake. Sa kanyang clutch, smooth lang din. Ayun o. Meron din tong protector na goma para sa kanyang lever. So sa grip niya, makapit din. Dito naman is yung high and low. Wala tong flasher or pass beam. Signal light. Busina. Dito sa kabila is yung kanyang kill switch.
and electric starter, park light and headlight, tapos yung kanyang front brake, yan. Tapos meron din siyang protector dito na goma. Yung kanyang grip, makapit din naman. So kung gusto niyo palitan, pwede niyo naman palitan. Okay din naman yung kapit niya. Sa kanyang throttle, medyo malalim lang siya. Ito naman yung kanyang panel gauge. Ito ay analog type pa rin naman. Ito, dito sa side is yung speedometer, odometer. Dito sa kabilang side is meron lang siyang nakalagay na Pinoy. Signal light, neutral, and then pag naka-high beam. Yan, pwede nyo itong ilock pag nasa, ano kayo, nasa parking kayo. Lock nyo yan. Ganitong position nyo, tapos push nyo, tapos lock. Yan, hindi na siya gagalaw. Okay? So, napakasimple lang ng kanyang ignition key, pati yung kanyang susi. Napakaliit lang. Di ba? So, yun mga best, puntahan nyo na lang dito para sa mga kukuha itong Pinoy 125 dito sa may Motoposh Baliwag branch. So, nandiyan sa description box or nasa dulo ng video yung kanilang contact number at yung price nito. Ayos na ayos yan. So, yan nga mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga, imarkahan mo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So, lagi yung tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan. Ayos na ayos yan. So, kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo.